DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, in punto, 6:02! Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos for dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos! Umiinit! Umiinit ang Iringan sa pagitan ng Pilipinas at China. Makaraang hilingin ng Beijing na hilahin at alisin na ang BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal. Ito pong dating barkong pandigma na ito ng Pilipinas ay sinadya ng pamahalaan na i-ground o panatilihin dyan sa Ayungin Shoal noong 1999 upang palakasin ang pag-angkin natin sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Pinanindiganan ng Philippine government na hindi natin tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa pinagagawang bahagi ng West Philippine Sea at itinanggi ang pahayag ng Beijing na nangako daw. Nangako ang gobyerno na ito'y itotow o aalisin. Eh baka naman nga merong nangako. Ha? Baka naman kung sino ang nangako dyan. Samantala, nadamay na rin sa galit ng China ang Washington na inukasahan itong tinitipon ng mga kaalyado para ipagpatuloy ang hyping up sa issue sa West Philippine Sea at ang insidente ng pambobomba ng tubig sa mga barko ng Philippine Coast Guard noong Agosto 5. Issue ng bayan. Issue ng kapatuhanan. Dos! Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos for dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos for dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos for dos! Sinasamba pali, maniwala ka. Dos for dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos for dos! Dos for dos! Hi, hi, hi. Take a little walk. Bedroom boys. Cross the track. Maganda morning. Lamig, ano, lamig. Ibang lamig dito. Tinodo ni Kong Angel itong aircon dito. Ito, pinatay ko na yung isa. Itinodo eh. Magyayelo na yata dito sa booth ng DZRH. Mabuti na lang. At ang si mother namin din eh ay nag-ready ka agad ng CR. Ito po ang kauna-unahan. Ho! Kauna-unahang CR sa loob ng studio ng booth, anchor's booth ng radyo sa Pilipinas. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Basta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kabitbahay, how are ya? Kayo ba'y sinisipon? Ba't ba iba na dinig ko sa inyo? Sa mikropono lang ba natin yon? Hindi, wala naman ako sipon ah. Ayan o, walang sipon. Kahapon, na-allergy yata ako. Pero ngayon, wala na. Pagpasensyahan nyo na lang ang ating bedroom voice. Ayan.
Ano ba nagpapasaya sa inyo? Ayan, tayo ngayon maghuntahan ng ganyan. Ano ba nagpapasaya ngayon sa inyo, lalo na ngayong midweek? Kung ang sweldo ang pag-uusapan, eh next week pa ang sweldo. Ano ba ang nakapagpapangiti sa inyo? Ayan. Ano yan? May iminumustra si mother. Ano ba ang nakapagpapasaya sa inyo? Ayan. Eh sa mga estudyante, kapag may pasok, kapag nakarinig na walang pasok, ayan, ako talaga namang hanggang tenga ang ngiti. Ano? Kapag may bonus, ayun. Pag may increase sa sweldo, ayun. Pero nitong mga nakakaraang araw ay puro bad news ang narinig natin eh. Isipin nyo yan, nangyayari sa West Philippine Sea, pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Totoo ba, mother? By next week, tataas na naman? Ay, sus, Mariosef, ano? Talaga namang nakakakaba na. Kaya ang mga manufacturers daw po ng mga produkto ngayon ay nagtataas na. Humihiling na ng pagtataas ng presyo. 13 manufacturers daw po ng basic necessities and prime commodities ang humiling na sa DTI na sila'y makapagtaas ng presyo. Nako po, yan po ang ating kailangang paghandaan. Sa kabila ng ito'y inamin ng DTI sa programang Laging Handa Public Briefing. Kaya pala kailangan ng maghanda na tayo sa panibagong pagdating ng panibagong mga unos. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yan ang kailangan nating paghandaan. Pero doon sa tanong natin na ano bang nakapagpapangiti sa inyo? Ayan. Kaya ko po na itanong yan dahil yun palang tauhan, yung taga Philippine Coast Guard pala na nagpahintulot na makabiyahe ang overloaded na bangka dyan sa lawa ng Laguna sa Binangonan ay simple lang ang kanyang kaligayahan. Madali lang palang mapangiti. Napangiti na siya sa saging. Isandaang pisong saging at 50 pesos na cash. Opo. Tama po ang inyong narinig. Yan po ang nakapagpangiti sa tauhan ng Philippine Coast Guard. Nako po, sa mga taga Coast Guard natin, ha? Mukhang hindi natin matatanggap yung ganyang sitwasyon. Ito po ang inamin ng bankero, ng driver ng bangka. Nang lumubog na MV Aya Express sa halagang 100 pisong saging at 50 pesos na cash ay nakabiyahe siya kahit na overloaded, kahit na walang maayos na safety certification yung kanyang bangka o yung kanyang pagiging yung seaworthiness nito. At ang pinakamatindi rito, kakabila nang siya ay walang lisensya para magmaneho ng vapor. Opo, pampangiti. Yan daw po ang yan daw po ang pampangiti. Hindi lang natin malaman kung talagang napangiti o napangisi. Ito hong kagawad ng Coast Guard na binigyan ng 100 pisong halaga ng saging at 50 pesos na cash. Ang mga kumbansyero ng bayan, katunying, at katunying. Ito ho ang pipigil sa atin talaga at piperwisyo sa atin. Ang katiwalian. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel. 6:12, saktong-sakto, 6:12 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Bakit kaya, Mother, bakit kaya ganun kapilit ang China na alisin ng Pilipinas itong BRP Sierra Madre?
Ang sinasabi nila, ito raw po'y pangako. Pangako raw paulit-ulit daw po na pangako ng Pilipinas na aalisin sa Ayungin Shoal itong BRP Sierra Madre o dyan sa tinatawag nilang Renijiao Island. 24 years ago. Nako, meron nga kayang ganun? Meron nga kayang ganun na nangako sa China na aalisin yan? At sino ang nangako na yan? Kung totoo itong sinasabi ng China, sino ang nangako na yan? 24 years ago. Nako, isang malaking istorya yan ngayon, ha? Kung totoo, ha? Kung totoo na meron ngang nangakong ganyan sa China, na aalisin natin yan. Mm-hmm. Meron ba talagang ganong pangako? Meron ba talagang ganong commitment? Officially, wala. O, sinasabi na ho natin. Pero sino kaya ang nangako? At bakit ganyan ka tindi ang sinasabi ng China na the Philippines promised several times? Siyempre, sa wikang Chinese ho yan, inililiwat na lang natin sa promised several times to tow it away. Nangako daw po tayo ng maraming beses, maraming ulit na yan ay ating aalisin doon. Nako, sino kaya are? 1999 yan, ano? Sino ba pangulo natin noong 1999? Si Erap, si dating pangulong Joseph Estrada. Nako, hindi ako ha, sa pagkakapaniwala, nanindigan nga si Erap sa laban sa mga dayuhan eh, di ba? Oo, sino kaya ang nangako na yan? Yan po ang kung totoong merong nangako, kailangan pagsalitain natin eh. Kailangan palipitin natin ang opisyal ng China na nagsasabi niya na merong commitment ang Pilipinas na ialis ang BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, August 9, 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga ACS Balita. 13 foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumikha daw ng 75,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Mga guro sa public schools tatanggap ng 5,000 pesos na cash allowance mula sa DepEd simula sa Agosto 29. Department of Foreign Affairs nanindigan na ang BRP Sierra Madre ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kapitan ng lumubog na bangka sa Binangonan, Rizal, umamin na nanuhol ng saging at 50 pesos sa Coast Guard. 6 na pulis na botas sinibak sa pagkamatay ng 17 anyos na binatilyo na kanilang napagkamalang murder suspect. At mag-asawa, 2 anak, patay sa sunog sa Bulacan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. Alas 6.21 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na! Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News! Lumikha daw po ng 75,000 na trabaho para sa mga Pilipino ang 13 official trips ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang nasabing mga trabaho ay nanggaling sa sektor ng enerhiya, kabilang na ang renewable energy.
Sinabi ni Laguesma na kabilang sa mga bansang nag-commit ng investment sa Pilipinas, nalilikha ng libo-libong trabaho ay ang Germany, Singapore, Amerika at Netherlands. Isa pang good news, ilalabas na ng Department of Education ang 5,000 pesos cash allowance para sa mga guro sa sandaling magsimula ng klase sa public school sa Agosto 29. Ayon kay DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla, isa itong good news. Oo nga naman, para sa mga teachers. Sinabi nito na ang 5,000 cash allowance ay ibibigay sa mga eligible classroom teachers para sa supplies at materials, para sa internet subscription at iba pang communication expenses at taunang gastos sa medical expenses para sa incoming school year. Inalmahan ng Department of Foreign Affairs ang pagpapalayas ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Tess Daza, permanente itong military station sa West Philippine Sea mula pa noong 1999 para igit ang sovereignty at karapatan ng Pilipinas sa teritoryo. So mula pala nung ilagay natin yun doon, noong 1999, tama ba Mother? 1999 nung ilagay doon? Sinadya ba yan o talagang tumirik lang doon tapos hindi na inalis? Nakabahura sa mababaw lang kasi yung lugar na yan ayun. Pero ang sinasabi ho ng China, 24 years have passed and instead of towing it away, the Philippines has sought to repair and reinforce it on large scale in order to permanently occupy Renhao Jiao. Yun, sa halip daw hong alisin sa nakalipas na 24 na taon, nire-repair pa raw ho natin at inaayos. Alas 6:24 ang ating oras. Masantos siya kabosan at sa kayo na main. Nagbangon kila! Nanuhol at nagbigay ng padulas ang kapitan ng MV Aya Express sa Philippine Coast Guard para payagang makapaglayag noong July 27, ang araw na nangyari ang trahedya na ikinasawi ng 27 katao. Yun, tingnan nyo na yun, ano? Dahil sa saging. Dahil sa 100 pisong saging at 50 pesos, 27 ang patay. Yan ang sinasabi natin, ano? Ito po ang inamin ng kapitan ng bangka na si Donald Anain sa pagdinig ng Senado kahapon. Ayon kay Anain, binigyan niya ng 100 pisong halaga ng saging at 50 pesos na cash ang tauhan ng Coast Guard na pampangiti. Ayan. Na para hindi na inspeksyonin ang MV Aya Express at payagan siyang makabiyahe. Ayun, nako. Ang tawag nga daw po nitong si Kapitan Donald, doon sa kanyang ibinigay ay pampangiti na naging kalakalan daw sa tuwing sila ay bumibiyahe. Yung ganun po kalakaran sa amin, sir, sa isla po eh. Okay. Magkano binigyan sa Philippine Coast Guard na padulas nung pumunta ka ron at pinirmahan na lang yung papel na nakapikit? Sige na, magkano mayo. Okay, sir, yung... Pero magkano? Wala, yung pagganlap po, sir, papangiti, sir. Yung lang. Pangiti lang daw? Pangiti lang po. Ano po? Pangiti. Pangiti. Pangiti po lang, sir. Saan pangiti? Pangiti. So, yung tayo lang, sir, kinibot ang pangiti, gano'n lang, pinirmahan. Kahit alin pong ano pa. In goods, in kind. Opo. So pampangiti, pwedeng alak, yes, sinapay, yes, sigarilyo. Okay. Ano pa yung pangiti na naman yung bumanap na? Honesty, yung pong minauna pa nga po sa akin nun. Sir. Kasi sabi mo ito, Totoo ka na din lang. Minauna yung ano kasi yung pampangiti lang bumanap mo? Sir, bumili lang po ako ng 100 pesos na saging. Nauna po po ako, sir. Saging? Opo. Ano pa? Ilang po, sir. Tapos yung... Iba po, sir. Ganun po sa saging. Ano pa yung pangiti kasama? Alak. Siyempre, meron. Tsaka, may involved yung pumani, sir. Ano po? 50 pesos.
Ayun! Kaya na. Pampangiti. Ayan. Ano ba? Ano ba pampangiti? Ano ba nakapagpapangiti sa inyo? Ayan. Mga textmates, mga text partners, ano ba nakapagpapangiti sa iyo? Ito pang balitang to ay nakapagpapangiti sa iyo, ha? Ngisi siguro, ngising aso, ano? Yung ngiting gusto mong pulbusin. Kung sino man 'yan. Alang niya, oh, tinan mo na talaga naman yung pagkaganid talaga at katiwalian, marami talaga ipapahamak sa atin 'yan. Biroin mo dahil sa pampangiting saging at 50 pesos. Ayun, 27 ang patay. Yan po ang inami ng ngumingiti. Napapangiti pang si Kapitan Donald Anain sa isinagawang pagdinig ng Senado. Alas 6.28 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, matanaga mo, gising na! Patay ang isang 17 anyos na binatilyo matapos barilin ng mapagkamalang murder suspect ng mga pulis sa Nabotas. Kinilala ang biktima na si Jemboy Baltasar na papalaot sana upang mangisda nang bigla itong lapitan ng mga pulis sa barangay Kaunlaran at pababain sa bangka. Sa halip na makapagpaliwanag ang biktima, nagpaputok umano ng baril ang pulis dahilan upang tumalon sa tubig si Jemboy at kanyang kaibigan. Kwento pa ng testigo, hindi pa rin tinantanan ng mga pulis ang pagpaputok ng baril hanggang tamaan at mamatay ang biktima. Jesus Mario Josef, ano? Inami naman ng Nabotas Police na hindi si Baltasar ang kanilang hinahanap na suspect at mali ang proseso sa ginawang operasyon. Tanggal na sa pwesto ang anim na pulis na kasama sa operasyon habang sinampahan na rin sila ng kasong homicide. Yung napupoy nang ano ba nangyayari sa kapulisan natin? Nagkakasunod-sunod ah. General Benji Acorda. Nagkakasunod-sunod dito. Mamaya may follow-up din tayo doon sa Cavite, di ba mother? Doon sa Imus na nagsagawa ng operasyon, drug, anti-drugs operations, pero naging viral sa social media yung video. Patay din ang mag-asawa at ang kanilang dalawang anak na minor de edad makaraang matrap sa nasunog nilang bahay sa Santa Maria, Bulacan kahapon ng madaling araw. Ay sus. Ang mga biktima na mahimbing na natutulog sa ikalawang palapag at ng bahay at hindi na nakalabas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Kilala ang mga biktima na sina Roy Lozano, 39 anyos, ang misis na si Marie at mga anak na sina Cedric, 13 anyos at Andre, 12 anyos. Yosef naman, oo. Bumuhos ang paigaramay sa social media mula sa mga netizen na lubhang na lungkot sa pangyayari sa pamilya Lozano. Ayun, ano, madaling araw, mahimbing na natutulog. Eh maaaring ang hindi na ano, hindi na nagising dahil sa usok, ano. Pwedeng nawala na ng nagtuloy-tuloy na yung pagkakatulog. O kaya, yun nga, hindi na nakalabas sa mabilis na akalat ng apoy. Alas 6:30 ang ating oras. Susunod! Ayan nga, yung follow-up natin dyan sa nangyari sa Imus, Cavite. At iba pang mga nagbabagang balita dito pa rin sa ACS Balita. Alas 6:30 ang ating oras. This Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day! Yoo-hoo! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal ang sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste sa plato, kaldero at plastic, linis. Fantastic! Kaya number one ang Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita! Alas 6:34 ang ating oras. Maayong buntag ka ninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Kuyang Norman. Kuyang Norman Reyes. Diyan sa Jensen. Kumusta ba si Kuya Feljun Puentes? Ayan.
Gandang umaga sa inyo dyan. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Imus City na si Lieutenant Colonel Michael Baktotoy. Ito ay kaugnay ng pagkakasangkot ng siyam na niyang tauhan sa nag-viral sa social media na raid sa bahay ng isang propesora sa barangay Alapan 1. Oo, drug bust. Pero sinibak na ho ang mga pulis na ito. At nakasama sa sinunod na sinibak ay ang hepe na si Colonel Michael Baktotoy. Kaugnay po niyan ay kausapin natin ang Provincial Director ng Cavite PNP, si Colonel Chris Olaso. Colonel Chris, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Yes sir, magandang umaga po at sa inyong mga tagapakinig. Sir, ayan. Ano pa talaga ang nangyari doon? Positive ho ba na totoong may drugs na nakuha doon sa bahay ng suspect? Ayon po sa report ng ating kapulisan na nag-conduct po ng bypass operation, positive po, nakakuha po sila ng droga. Mm-hmm. At isang pa nga po nila ang kaso sa ating korte. Okay. Kaya po matagumpay po yung kanilang naging operation. Mm-hmm. At kaya lang po ito nagkaroon ng bahid dahil nakita po natin sa CCTV video na lumabas at nag-viral. Mm-hmm. Na nagkaroon po tayo ng discrepancy sa oras at nagkaroon po ng pangyayari na nagsamantala pa po itong ating mga polis na kumuha pa po ng mga bagay na hindi dapat na nila ginawa doon sa loob ng bahay. Yun ang matindi. Ano? Discrepancy sa oras. Ito, maliwanag ko dito sa ano eh. Sa video, maliwanag. Parang araw. Ano ba nakalagay sa oras? Ang nakalagay po sa oras sa kanilang report is alas 8 po. Ng gabi. Eh, ang liwaliwanag dito sa video. Anong araw ho nangyari yan, Sir Colonel? Nangyari po yung insidente nung August 2 ng gabi. August 2 ng gabi. Sabi nila. Pero ang totoo, inaalam pa po natin sa ating pang-iimbestiga dahil yung oras po nandun sa timestamp ng video ay kinukuha po namin dun sa nag-upload sa kanto sa pamilya. Mm-mm. Para po ma-analyze po natin ayon sa bypassan po natin sa anti-cybercrime para magamit po natin ebidensya laban sa kanila. Pero yung mga polis, umamin na ho ba na mali sila na gabi yung report nila, umaga pala, maliwanag pala nung nang gawin nila yung operations? Habang tinatanong po sa natin sila noong unang araw ay hindi na po sila nagkakalita. Ay, at agad po natin iragutos ang kanilang pagkaka-relieve dun sa kanilang mga pwesto. Mm-hmm. Kasama na rin po kahapon ang ating hepe ng Imus Police na si mm-hmm. General Baktotoy. Mm-hmm. At patuloy po yung binabantayan ng ating Chief PNP General Benjamin Acorda ang kasong ito. Mm-hmm. At sa atas na rin po ng aming Regional Director, Brigadier General Carlito Gasis, mm-hmm. para po maisampa na po ang kasong kriminal sa mga ang robbery case sa mga taong ito. Mm-hmm. Ano pong kaso, Colonel, ang isasampa? Robbery po ang ating kaso sa kanila. Mm-hmm. At ang kaso po sa admin case ay yes na po ang nag-iimbestiga. Mm-hmm. At naipasa na po namin ang kailangan nilang dokumento para formal na po maisampa ang admin case sa mga polis na ito. Okay. Dito, Colonel, sa pinapakita nating video ngayon na pinipilit nilang tinatadyakan, hindi mabuksan yung pinto, kumuha ng pampokpok, itinutulak, at tapos mga naka-civilian ho ito. Ito yung mga operatiba, mga in civilian clothes. Opo, yan po yung may mali na po ba dito? Tama po ba itong ginagawa nila na to? Doon pa lang po sa pagsira ng mga bagay sa labas, lalo na po yung motor. Oo. At yung pagpasok po sa pintuan ng bahay, medyo may mali na po tayo. Mm-hmm. At lalo pa pong napatindi ito nung naglabas na po sila ng mga bagay na hindi naman subject ng kanilang operation. Oo. Meron ba silang search warrant na dala? According po sa kanang report is bypass operation po ito. Bypass. So parang kumbaga merong bumili. May bumili at nagkaabutan ng shabu. Oo. At yun po yung
usual na pangyayari pag bypass operation. Oo. Eh, paano, hindi po natin nakita dito sa video. Wala sa video. Pero paano naging bypass? Eh, pinipilit nga nilang pasukin yung bahay. Oo. Kaya nga po, talaga pong may mga lapses ang mga ating kapulisan. At hindi po tayo papayag at hindi po natin ito tolerate yung mga pangyayari ito. At talaga pong madidismiss po sila. At pag napatunayan talagang lumampas po sila sa kanilang authority. Oh, pero positive po talaga na may drug sa loob. Yun po yung nakalagay sa kanilang report na nakakuha po sila ng droga. Gaano karami, Colonel? Binanggit ba? Nakalagay po doon more or less mga 20 grams po yun. 20 grams. So, kapag magkano ba presyo nun? Kapag ano? Kung daan libo yun, ano? Opo, sa street value po, mga almost 100,000 plus po. Oh, so, positive sa drugs. Kaya lang, dahil sa naging sa ibang mga pinagagawa ng mga polis, sila ngayon ang makakasuhan. Opo, at talaga pong hindi po papayag ang PNP na may mga polis pa po tayong gumagawa ng ito. Kaya nga po mabilis po ang ating pag-aksyon. Nung nakita pa lang po natin yung CCTV video, ay talaga pong nirelieve na po natin sila lahat at inipon na po sila. At agad na pinag-explain natin para po malaman natin yung totoo nangyari dito sa nag-viral na video. Ano ho ang mga kinuha nila sa loob ng bahay? Na hindi dapat yung nakita po natin yung paglabas po ng mga gulong, mga rim at inaalam pa po namin doon sa complainant kung ano pa po yung mga bagay na nawala sa kanilang bahay. Baka naman may droga doon sa mga gulong, Colonel. Baka doon yun ang pinagtataguan ng droga. Malalaman po natin at talaga pong babantayan natin itong kaso ito. Oh. Kaya po si PNP talaga pong mahigpit po ang bili na wag pabayaan ng kaso ito at siguraduhin na masampahan ng kaso ang ating makapulis. Ang target daw ho dyan ay retired teacher. Tama, Colonel? Nasaan ngayon yun? Nakakulong po yung itong subject natin. Mm-hmm. At nakausap na rin po siya kahapon. At ayon din po sa barangay, talaga pong listed naman itong mga ito sa badak list ng barangay. Mm-hmm. At sila po yung patuloy na binabantayan ng mga kapitan doon. At tuloy-tuloy po yung drug clearing ng ating mga barangay para po ma-declare na clear yung barangay. Kaya lang hanggat may mga nakatira po na nagtutulak sa barangay, talaga pong nakalista itong mga pangalan ito. Ilan yun? Dalawa? Dalawa ba yun, Colonel? Dalawa po yung subject nila, yung nanay, saka yung isang anak na si Juan, yung nag-post ng viral video. Pero nung nadatnan po ng ating kapulisan during the operation, yung nanay lang po yun. Yung nanay lang ang nakuha. Pero pati yon yung binabanggit na retired teacher. Opo. Yung nakita po natin dun sa mga lumalabas sa video, yung one po, isa rin po yung sa subject ng operation na listed din po dun sa badak. Nako. Listed sa drug watch list ng barangay. So parang legitimate sana ang operations, talagang target itong mga suspects. Doon lang sa paraan kung ano yung mga ginawa at iba pang mga ginawa nila. Doon may mali ang mga operatiba natin. Opo, parati naman pong mahigpit ang ating bilin at may betting pa po tayo sa mga ating mga operatiba. Mm-hmm. Subalit talaga pong hindi na po makatuwiran ng kanilang ginawa at hindi po sila sumunod doon sa ating mga police operational procedure. Mm-hmm. Bali, ilan lahat yan, Colonel? Yan police? Ang kakasuhan po natin is yung 8. Uh-huh. At sa admin case po, kasama na po si Jepe. Uh-huh. Awit po ito sa 10 na po sila lahat. Magiging 10. So kasama opo. Si Colonel Baktotoy, yung Jepe ng IMUS. Opo, kasama po siya sa sasagot sa administrative case na isasampa sa kanila ng IAS. At yung ating criminal case po, 8 po yung subject na nakita po natin dun sa CCTV video. Okay. Colonel Chris, maraming salamat. Opo sir, maraming salamat po at magandang umaga. Si Colonel Chris Olaso po ang Provincial Director ng Cavite. Ayun ang sinasabi natin. Ito positive.
involved talaga sa drugs. Kaya lang, ayun na naman. Baka nangislap na naman ang mga mata. Yung sinasabi natin na ang problema ay pag nangingislap ang mga mata. Yung pagsunod ng pangingislap ng mata ay ngumingiti. Ayun. Nakapagpangiti. Yun ang nakapagpangiti sa kanila. Yung nangyari sa Nabotas naman, mistaken identity. Yung 17 anyos, nabaril nila. Alas 6:45 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. 10 minuto na lang, alas 7 na. Sa ilan pa nating mga balita, pinakakasuhan ni Justice Secretary Boying Remulla sa NBI ang 4 na hukom na nagpalaya sa mga inarestong Chinese nationals na sinalakay o sa sinalakay na Pogo Hub sa Las Piñas. Sabi ng kalihim, nakasad sa batas na kailangang may kulatilya muna bago pagbigyan ng petisyong habeas corpus ng dayuhang lumabag sa batas sa immigration. Muling binuksan sa mga motorista ang Pasig-Potrero Bridge sa North Luzon Expressway o NLEX na isinara dahil sa nagdaang mga bagyong Egay at Falcon na sinabayan ng habagat. Gayunman, nilinaw ng NLEX na tanging ang class vehicles class 1 na vehicles gaya ng jeep, vans, pickup trucks at motorcycles ang maaaring makadaan sa innermost lane ng SETEX Pasig-Potrero Bridge sa Porac, Pampanga. Ayon. Sa SETEX, pinayuhan naman ang class 2 at 3 vehicles na kinabibilangan ng mga truck at bus na dumaan sa ibang ruta habang nagpapatuloy ang mga construction works. So mga light vehicles lang ang pwede pang dumaan dyan sa SETEX. Oo. Sa Pasig-Potrero Bridge sa Porac, Pampanga, papuntang Subic. Pinaghahanda ng Maynila ang kanilang mga customer laban sa muling aberya sa supply ng tubig. Ayon kay Ramoncito Fernandez, Pangulo at CEO ng kumpanya, posibleng maulit ang water interruptions dahil hindi pa nadadagdagan ang supply na galing sa National Water Resources Board. Inamin ni Fernandez na hindi sapat ang 48 cubic meters per second na water allocation para matiyak ang matatag o maayos na supply ng tubig sa Metro Manila. Naghatid po ng kabuuan ang ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang Boss for Dos! Dos! For Dos! Ano ba ang nagpapangiti sa inyo? Kaya ba kayong pangitiin ng saging? 100 pisong halaga ng saging? Gaya ng nangyari dyan sa Binangonan na naging dahilan para mamatay ang 27 katao. Mario Joseph, ano? Yan ang sinasabi natin, ano? Yung corruption. Mm-hmm. Sa lower level. Oh? Yan ang mga corruption niya ng pa-100 piso lang. Para 50-50. Oo. Tinan nyo ang epekto. E di lalo na kung malakihan ang corruption. Kung million-million na. Oh. Yung nangyari ho dyan sa Binangonan, corruption and negligence. Ha? Oh? Pinaghalo, pinagsama. Oh, talagang disaster ang mangyayari. Oh, dahil sa 100 pisong halaga ng saging at 50 pesos, ayan, 27 ang patay. Dahil, yun ang nagpapangiti doon sa tauhan ng Coast Guard na naka-assign doon. Oh, ito naman ho nangyari sa Imus, Cavite, positive ni, okay ni. Maayos yung target nila, talagang nasa listahan pala ng, nasa drugs list pala talaga. Oo, kasama yung teacher, yung dating teacher. Oo. Eh kaya lang ano nangyari? Dahil sa nangislap ang mga mata. Napangiti sa kanilang nakita. Ayun, sa halagang magkano? 100,000. Ha? Magkano yung nakuhang droga doon? Ay sus, magkano yung mga lumang gulong na kinuha doon, mga iba pang gamit? Magkano 'yon? Ay sus, mga pawawang pulis natin, ano? Nakakaawa talaga kayo dahil kayo ay napapangiti sa ganyang presyo lang, sa ganyang halaga lang. Eh ayan ngayon, kasong administratibo at kriminal. Dawit pa yung hepe. Sino ano yung pangalan ng hepe? Si Colonel, dapat makakausap natin. Hindi na yata tumuloy dahil nga isinama na siya. Isinama na siya sa may kaso.
Anong pangalan nun, Colonel Chris Olaso? Nagkamali yata ako ng tawag. Batoktoy. Oo. Si Colonel Michael Batoktoy. Oo, ay nakasama no sa nakasuhan at na-relieve. Yung iba, mga merong meron silang kasong kriminal. At sampu lahat sila na mga kasuhan ngayon ng administrative cases. Yun ang sinasabi natin. Ako po mga polis natin. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2 for 2 sa DZRH. 4-H! Champion. Ina, sa mga nakahilata pa dyan, anako po, inang, mahuli na kayo dahil ang traffic pa rin talaga. Oh, lalo na yung mga tuloy-tuloy po yung ginagawa dyan sa EDSA. Kaya kailangan talaga, maaga tayong umaalis. Kapag kayo nasa bahay pa ng ganitong oras, anako po, sigurado, late na kayo niyan. Sa mga taga Obando, Bulacan, how are ya? Kayo, ano bang nakapagpapangiti sa inyo dyan? Kayo ba ay nakapagsasayaw pa sa Obando dyan para magkaanak? Meron pa ba? Ginagawa pa ba yan dyan sa Obando? Nakakapagsayawan pa ba kayo dyan? Wala na bang tubig baha dyan? Mamaya, pupuntahan natin yung Obando, Bulacan at andyan. Mamimigay ng limpak-limpak na 1,000 piso! Ating RH6 Sherwin Alfaro. Pero puntahan muna natin ang update sa sunog dyan sa Masinag. Meron palang nangyaring sunog kagabi dyan sa SM? SM mismo? Dyan sa Antipolo, andon si RH5 Val Gonzalez. Come in, Val! Jerry, pagamarka, fire out na itong sunog dito sa SM Antipolo. Pero kung makikita mo rito sa aking likuran, ay nandito pa yung hilera na mga fire trucks mula sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dahil nagsasagawa pa ng mapping up operation dito sa sunog na nangyari pasado alas 4 ng kaninang madaling araw dito sa pinaka lower ground floor, doon mismo yung nakukoy na pinagmulan ng sunog. Isang establishmento yung sa lower ground floor. Yung pinupok ng apoy, ang pahayag nitong pamunuan ng SM Antipolo ay sinubukan pa raw ng mga gwardiya na gumamit ng fire extinguisher, pero hindi na nila kinaya yung paglagablap ng apoy na yung usok ay makikita o nakita mismo dito sa may pinakaharapan, kaya tumawag na sila ng bumbero. Hindi pa ngayon malinaw, Jerry, kung gaano karaming mga establishmento doon sa may lower ground floor yung tuluyang tinupok ng apoy dahil yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay nandun pa sa loob mismo nitong pinaka lower ground floor. Tatlong palapag itong mall na ito, Jerry, at hanggang sa ngayon ay bagamat fire out na, nandito pa rin yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Lumabas kanina yung pamunuan ng SM Antipolo at kanilang pinabanggit na tuloy yung kanilang operasyon. Magbubukas pa rin ngayong alas 10. Magbubukas pa rin ngayong alas 10, Jerry, itong SM dahil doon lamang sa parte na yun ng lower ground floor yung tinupok ng apoy. Inaalam pa kung anong establishment at gano'ng karami yung extent ng sunog dahil hindi namin makita dito mismo sa may pinakaharapan. Yung pinakaharapan mismo sa ilalim nitong LRT Antipolo ay bagamat merong bagyang pagbagal ng daloy ng trapiko, ay tuloy-tuloy naman yung usat ng mga sasakyan. Maging yung operasyon, itong tren ay tuloy-tuloy pa rin at hindi naapektuhan itong sunog na sumiklab kaninang madaling araw dito sa SM Antipolo. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan, abang inaalam pa kung magkano ang halaga ng mga ari-arian ang tinupog ng apoy. Mula rito sa SM Antipolo, dito sa Antipolo City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, si Rich, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagpasalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Val! Hoy, Patrol 3, Victor Dalayon 5. Sabi niya, tawag ngayon sa Coast Guard ay cost.
Coast Guard na. Dami talaga nagko-comment tungkol dito sa sobra daw namang cheap ng taga Coast Guard. Ay, Jun Bene, magandang morning. Sabi naman ni Boc Bernard Castro, ang nakapagpapangiti daw sa kanya sa umaga niya ay ang 2x2. Yuhu! Tama ba yon, Kuyang Els Bartolome? Magandang morning. Kumusta ba ang mga sinasaing mo dyan? Ano ba sinasaing mo dyan? At si Kyle Jerry Labasan dyan sa Laguna. Eto na! Nasa Ubando, Bulacan, si RS6 Sherwin Alfaro sa para sa ating Malakash. Dahil Malakash ang kakumakinig sa DZRH, Malakash ka rin sa amin. Itoto nyo na ng Malakashan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng Malakashang 1,000 pesos sa DZRH Malakash promo. Atin sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Radio Gaga ba ang mga taga Ubando, Bulacan? Eh dapat lang, dahil karamihan ng mga transmitter ng mga radyo ay andyan sa Ubando, Bulacan. RH6, Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, Jerry, alam mo, hindi lang yung programa nyo nagpapangiti sa mga taga Ubando, Bulacan, kundi ito nga, panakanaka pa rin ng mga baha na nararanasan. Nangingiti pa ba sila sa baha? Nangingiti pa sila sa baha? Nangingiti ka na dahil hindi nawawala eh. pero mas malakas ang pampangiti ng 2x2 dito sa Barangay Panghulo dito sa Ubando, Bulacan, dahil malakasan. Tignan mo, malakasan yung pakikinig nila dito ng 2x2 dahil naka-Bluetooth. Naka-Bluetooth itong tindahan na ito ng almusalan. Dito yan sa Barangay. Wow, sarap. Sa may Champaka sa Panghulo. Magandang umaga po. Palagi ba kayo nakatutok sa DJ? Ayun, okay. Ito mo naman yung cellphone. Ayun, may tumatawag. Taghang. May tumatawag. Mga nanonood. Pangalan nyo, Mami? Julieta, Sinto po. Oh, Mami Julieta, palagi ba kayo na nakikinig sa DJ? Opo. Bakit? Bakit? Basta. Ayun, mga fans pala to nila kay Deo. Siyempre. Ayan, mga chismis daw ang inaabangan. Anako, mga bubwet. Inaantay na. Teka muna, Sherwin. Sherwin. Sige. Congratulations. Yeah, hey! Naku! Talaga naman. Napapasayaw sila. Napapasayaw sila dahil sa 1,000 piso. Pero itanong mo nga dyan din, Sherwin, kung sila kung ginagawa pa rin dyan yung sayaw para magkaanak. Yung sayaw sa Ubando. Oo. Dito sa Ubando ay pamosong-pamoso yung mga gusto magkaanak na sayaw. Ayan, fertility. Ano tawag doon? Fertility dance. Ito naman, malakas ang radyo. Radyo, pati TV. Aba, tinan mo nga naman. Ayan, kita-kita. Talagang DZRH. Ayun, nga naman. Anong cable yan? Deris TV. Palagi ka ba nakatutok sa DZRH? Anong cable yan? Anong cable yung pinanonood mo? Ano po kami sa Wi-Fi? Sa Wi-Fi. YouTube. Bahala ako na cable. Okay. Pero, bakit din siya rin sa pinipili mo pakinggan at panoorin? Marami nga po at natutunan balita sa basang balita. Dahil siya, bigyan na dito na malakas. Yay! Talaga naman. Solid. Abarkas to mga taga-barangay Panghulo. Dito sa Ubando, Bulacan. Kaya naman, yung mga nagsasayaw ba? Marami pa nagsasayaw dito? Meron pa. Kaya ba nagsayaw na? Hindi yun, may anak na eh. Okay. pag may anak na, bawal na sumayaw. Baka lalong dumami. Masobrahan. Ayan, talaga naman. Wow, ang sarap ng kain dyan sa Eskinita. Kailaban siya makikingin. Pero maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa DZRH, dahil baka ito lang inyong chance na manalo ng malakas ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Live mula pa rin dito sa may bahagi na Panghulo, dito sa Barangay Panghulo, Ubando, Bulacan, RH number 6,
Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Yeah! Ba, talaga naman, ano, bumahan ng 1,000 piso dyan sa panghulo, ah. Hindi lang doon sa kalsada nila. Dahil sila ay Radio Gaga sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZR. Reach! Pangunahing balita! Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 9 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Presyo ng mahigit sa 40 produkto nakaambang tumaas. Pilipinas, pinanindiganan na hindi tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pangulong Bongbong Marcos, sinuspindi ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay maliban sa isa. Buto sa Poso Negro sa Bilibid, sa manok at hindi sa tao. Nawawalang inmate, pinangangambahan namang nakatakas. 6 na sasakyan nagkarambola sa tramo flyover sa Pasay City. At isang lola sugatan sa sunog sa Las Piñas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:12 ang ating oras. Ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, 13 manufacturers ang umihirit na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto bunga ng tumaas na presyo ng mga raw materials na kanilang ginagamit. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, may kabuang 43 produkto ang gusto ng mga manufacturers na ito na maitaas ang presyo sa harap ng serye din ng oil price hikes. Kabilang sa basic necessities at prime commodities na hinirit nilang maitaas ay ang presyo ng sardinas, condensed and evaporated milk, powdered milk, kape, instant noodles, bottled water, karne norte at maging ang sabon. Samantala, nanindigan ng Pilipinas na hindi aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Tess Daza, permanente itong military station, simbolo ng soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Itinay ni Daza na sinadya ng Pilipinas na panatilihin sa Ayungin ang grounded na barko simula noong 1999 matapos illegal na okupahin ng China ang Panganiban Reef o Mischief Reef noong 1995. Una rito ay pinaalis ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo't ilang beses na raw itong ipinangako sa kanila ng Pilipinas. Inupakan ng China ang Amerika at mga kaalyado nitong bansa sa umano'y panggagatong sa issue sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy, hindi safari park ang South China Sea para sa panliligalig at pag-ahasik ng sigalot ng mga bansa sa labas ng rehiyon. Inimok ng Beijing ang US na respetuhin ang soberenya nila sa West Philippine Sea matapos ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Una nang sinabi ng China na illegal na pumasok ang mga barko at bangka ng Coast Guard sa kanilang teritoryo, kaya nila ito binomba ng water cannon.
Samantala, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay maliban sa isa dahil daw po sa problematic management. Ayon sa Pangulo, bubusisiin muna ng pamahalaan ang mga proyektong nakitaan ng problema habang pasado naman sa pagsusuri ang isa. Dismayado ang Pangulo dahil wala na raw ang dagat o wala nang makita ang wala nang makitang dagat sa Rojas Boulevard at problema pa ang epekto ng reclamation project sa mga karating na lugar. Nagbabala naman si Senator Cynthia Villara magdudulot ng 6 hanggang 8 metrong baha ang nasabing mga proyekto sa Las Piñas, Parañaque, Bacoor at maging sa buong Cavite. Binanggit naman ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na bumubuo na ang ahensya ng grupo ng mga scientist at eksperto na magsasagawa ng cumulative impact assessment ng mga reclamation projects na ito. Alas 7.19 ang ating oras, hindi buto ng tao kundi buto ng manok ang na-recover sa septic tank sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ito ang iniulat ni Dr. Annalyn Dadiz ng NBI Medical Legal Division sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na nagsagawa ng public hearing. Ikinasa ng komite ni Senator Francis Tolentino, chairman ng komite, ang investigasyon. Makaraang matagpuan ang putol-putol daw na katawan ng tao sa septic tank ng Bilibid na hinihinalang katawan ng nawawalang preso na si Michael Cataroja simula pa noong Hulyo 15. Pero maaari daw pong nakatakas na ang inmate ng NBP na idineklarang nawawala. Sa kanyang pagharap sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Bucor Chief Gregorio Katapang na siya'y kumbinsido na may kakayahan itong si Michael Angelo Cataroja na makapuga mula sa maximum security compound. Obo. Ayon sa opisyal, maaring nagtago sa loob ng sako ng mga basura ang naturang inmate kaya nakatakas. Si Cataroja ay convicted sa kasong carnapping at unang inakala na inilibing sa Poso Negro ng Bilibid. Susunod! May follow-up tayo dun sa mula doon sa pamilya ng 17 anyos na napagkamalan dyan sa Nabotas. Napagkamalang suspect, murder suspect, pinagbabaril ng mga pulis, patay. May follow-up tayo dyan. At sa ating showbiz, sino itong magaling na singer? Daig pa raw ang babae. Masyadong meticuloso sa kanyang mga gamit. Aba. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 7:21. Kinilala itong si Jemboy Baltazar na papalaot sana upang mangisda nang bigla itong lapitan ng mga pulis sa barangay Kaunlaran at pinababa sa bangka. Sa halip na magpaliwanag ang biktima, nagpaputok umano ng baril ang pulis dahilan upang tumalon sa tubig si Jemboy. At ayon po sa mga testigo, hindi pa rin, pinagbabaril pa rin ng mga pulis. Ang tuloy-tuloy na pagpaputok hanggang tamaan at mapatay ang biktima. Inamin po ng Nabotas Police na hindi si Jemboy ang kanilang hinahanap na suspect at mali ang ginawang operasyon. Kaugnay po niyan, may follow-up ang ating RH 23 si Edwin Duque kasama ang pamilya ng bata ng binatilyo na si Jemboy Baltazar. RH 23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Tama ka, Jerry. Dito tayo sa harap ng burong nito si Jemboy at katabi natin yung dalawang magkapatid at yung kanyang nanay at lola. Si Jessa Baltazar yung ating kausap ngayon. Jessa, good morning. Ganyan tayo sa Dos por Dos. Ito, Jerry Baha. Kumusta po kayo at ano na po yung sitwasyon nyo ngayon? Ano po? Kinakabahan po kami pagka, ano po, pagka may mga pulis po na pumunta po dito. Mga kamag-anak po. Sabi nyo may tama na yung kapatid nyo bago siya tumalot? Gano'n ba kato ba? Meron na po eh. Sabi po nung kasama niya po. Yung pagkasiko po sa kanya, pagtingin niya po, nawala na po. Pagtingin niya po sa bangka, may dugo na po. May tama na. Ano yun? Talagang tumalon siya? Ano pangalan, Edwin? Nung kasama natin? Jessa. Si Jessa. Ate Jessa. Dalawang magkapatid sa magkatabi. Kapatid nyo si Jemboy. Opo. Mm-mm. So ang sabi nung kasama niya doon sa bangka ay nasa bangka pa lang, tinamaan na.
Oh, tapos niyayakap niya daw po kasi yung kapatid ko po. Mm-hmm. Yung kapatid ko po, siniko po siya. Pagkasiko po sa kanya, nawala na po. Pagdating niya po sa bangka, may dugo na po. Mm-hmm. Pero nung lapitan, nung puntahan sila ng mga polis, ano sabi ng mga polis daw? Sinapaan sila na umano daw sila, di ba? Sumuko daw sila. Mm-hmm. Kasi binabanggit po silang pangalan. Mm-hmm. Ah, may binabanggit na pangalan. Iba, opo. hindi yung hindi si Jembo yung hinahanap talaga. Opo. Hindi po. Sino daw ba 'yun? Kilala niyo ba yung hinahanap nila? Ipo namin kilala. Ganoon. Okay. So sa ngayon anong sabi sa autopsy report? Ilang tama ng ang inabot ng kapatid ninyo? Bali, dalawa po. Isa po sa ulo po. Tumagos po sa may ano ng ilong niya po. Tapos yung pangalawa po sa kamay po. Mm-hmm. So ano yun? Nasa tubig na? Binaril pa? Ganon? Opo. Pinagbabaril pa. Pinagbabaril pa sa habang na lumukso na nga sa bangka. Eh, ano? Opo. Ganon na nangyari. Okay. So ano, may nakipag-usap ng mga pulis sa inyo? May nakipag-usap ng pulis sa inyo? Yung sa investigation. Opo. Sa investigation po. Oo. Saka yung sa IAS po. Opo, IAS. IAS, Internal Affairs. Ano sabi sa inyo, Jessa? Yung sa IAS po, ang sabi po nila, sila na po yung tutulong sa amin, hindi na po daw kailangan namin ng attorney. Kahit di daw po kami magsampa, sila na po. Sila na bahala. Sila na bahala dahil inaamin naman nila na mali yung ginawa. Opo. Mm-mm. Bali, ilan daw yung polis na involved? Anim po yung nasampahan po ng kaso eh. Mm-mm. So anim sila doon sa operations na yon, sa paghahanap doon sa suspect, nagkamali at napagkamalan yung kapatid ninyo. Hindi lang sila anim. Opo, hindi lang po anim. Hindi lang po anim yun eh. Pero po yun kasi kabilaan po yun eh. Ah, marami. Marami talaga na sa operation na yon. Opo. Pero itong involved lang sa pagbaril sa kapatid nyo, yun lang yung anim siguro. Apo. Mm-mm. Okay. Ano ba ito? Nag-aaral pa ba itong kapatid ninyo na si Jemboy? Puminto po ng pag-aaral dahil po nagka-problema po si mama po. Mm-mm. Ano na lang ang ginagawa niya? Nagtatrabaho? Opo. Nung araw na po yun, yun na araw na lang po siya kasama po ng bangka. Mm-mm. Ano bang ginagawa niya doon pag sumasakay sa bangka? Naglalaot po sila. Nangingisda? Opo. Para mangisda. Yun, pumapala-palaot habang hindi siya nakakapag-aral, tumutulong sa paghahanap buhay. Opo. Ilan ba kayong magkakapatid, Jessa? Tatlo po. Bali, ako po yung panganay. Si Jessa, tapos sumunod. Geraldine po. Si Geraldine. Ah, kayong dalawa. Opo. Bunso si Jemboy. Opo. Oh. Anong kinabubuhay ng pamilya ninyo, ng tatay at nanay ninyo? Si mama po, nakulong po siya sa Qatar po eh. Hmm? Nakulong po siya sa Qatar po ng isang taon po. Oo. Kasi po, kaya po hindi namin po siya nakontak ng dalawang taon po. Okay. Kasi wala po siyang cellphone po eh, nakikihiram lang po siya eh. Nagtrabaho pala sa Qatar? Opo. Pero nasaan na ngayon? Gusto niya po umuwi eh. Hmm. So andun pa rin sa Qatar? Opo, nandun po. Oo, pero may trabaho na siya sa Qatar? Ano po, nung may ano po siya eh, TNT po siya dun eh. Kumbaga, nako, paano lang po siya na nagtatrabaho po. Pa-extra-extra. Opo. Eh, gustong umuwi. Opo. Ay sige, Edwin, patulungan natin sa operation tulong, ano? Kung paano magagawa sa pero nasabihan niyo na ang tungkol sa nangyari kay Jemboy. Opo. Na ano nga po eh, nung ilang araw na po si Jemboy, nagulat po ako, may nag-chat po sa akin. Kala ko po kung sino, hindi ko pa nga po kilala. Tinanong ko po kung sino po to. Sabi niya, mama mo to. Tapos nung una po, hindi po ako naniniwala. Nung naka-video call ko po, mm-mm, si mama po. Kasi ang sabi po nung ano niya, sabi niya po, magpapadala lang po sa ano siya. Mm-hmm. Kasi po nagulat po siya, may nagsabi po sa kanya na condolence.
condolence. Kaya nagulat po siya kung ayun, bakit pinatabihan na condolence. Mm-hmm. Tapos may... nung ano po, kinontak niya po ako, sabi niya, ano nangyari sa kapatid niyo? Sabi ko, pinagbabaril siya ng mga police. Tapos iyak na po siya ng iyak po. Mm-hmm. Oo, saklap. Tapos kung umuwi, sabi niya gano'n. Hindi lang ako makakita ito. Mm-mm. Ang tatay ninyo, ano trabaho? Pa? Si tatay ninyo? Si papa po, dumalaot din po siya. Dumalaot, nanging isda. Oo. May tumutulong na ba sa inyo para dyan sa burol, sa pagpapalibing? May tumutulong sa akin sa hilong. Sa hilong po. Mm-mm. Sige, i-coordinate natin. Salamat Jessa ha. At i-coordinate natin sa ating sa Department of Migrant Workers para matulungan kayo sa problema ng inyong nanay na nasa Qatar. Edwin? Ayan, Kadyari. At kanina nakausap din natin si Police General Alan Ibibig kung may nga dito sa nangyari. At siya ay nalulungkot din. At nangako naman ng magpapatala rin ng tulong. Pero ayon naman kay Jessa, hanggang hindi raw tahatulan ng tuluyan yung sinasabing anim na kagawad ng pulisya. Mm-hmm. Gusto nila makitang makatulan dahil napakalinaw daw na wala naman daw talagang naging kasalanan yung biktima. Mm-hmm. At dahil sa maling pagkaka-alindigay, kaya na pa rin. So ngayon, dito na tayo sa Buro, sa Barangay Kautaran. So saan ay... puro balungkot. Maging yung lola niya kanina ang iyak. Mm. Dahil burita na itong bansong kapatid ng dalawang nilang-iyasa. Yan na, ganyan din. Yan, nating update pala pa rin dito sa Boron ni G-Boy. Dito sa Baraga, ikaw na lang tanong mo na sa mga palagay. Dito kayo tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo. Okay, dito na. Thank you, Edwin. Alas 7:32 ang ating oras. Nagkarambola ang anim na sasakyan sa tramo flyover sa Pasay, pasado alas 12 kanina ang hating gabi. Sa report ni RH27 Noche Cacas, nawala ng preno ang isang truck na may kargang buhangin kaya nagdere-derecho ito pababa ng flyover. At sinurod ang nasa unahang mga sasakyan. Ilan sa mga ito ang napitpit ng truck bagamat wala namang napaulat na namatay o nasaktan sa insidente. Nagdulot ito ng matinding traffic bago mahatak ng mga otoridad ang mga nagkarambolang sasakyan. Sugatan ng isang lola sa sunog na sumiklab sa Manuyo 2, Las Piñas, pasado alas 9 kagabi. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang 70 anyos na biktimang si Catalina Samson. Nagtamo ng minor burns at nahirapang huminga si Lola Catalina na agad namang nabigyan ng lunas. Mabilis na napula ang sunog na nagsimula sa bahay ng isang Marilyn Tagle pero hindi pa alam ang sanhi ng sunog. Alas 7:33 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. Pangunahing balita! This time check is brought... Para po sa mga kababayan nating lumalapit sa Office of the Vice President para humingi ng tulong, partikular yung pang-medikal. Nilagdaan sa pagitan ng Office of the Vice President at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang Memorandum of Agreement na magkakaloob ang PAGCOR ng kabuang 120 million pesos sa OVP bilang suporta sa pro-poor advocacies ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Mismong si Vice President Sara Duterte ang sumaksi sa paglagda ni na PAGCOR Chair Alejandro Tenco at OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa kasunduan. Nakasod sa MOA na ang 120 million pesos na ipagkakaloob ng PAGCOR ay hahatiin sa apat na tranches o 30 million pesos bawat quarter para suportahan ang medical and burial assistance programs ng OVP. Humiling ang OVP ng supplemental funding mula sa PAGCOR bunsod ng pagdagsa ng mga kahilingan para sa tulong pinansyal mula sa mga bagong satellite offices nito sa iba't ibang panig ng bansa. Ang financial grant ng PAGCOR ay gagamitin ng OVP sa pangangailangan ng mga maralitang pasyente gaya ng pagbabayad ng kanilang hospital bills, pagbili ng mga gamot, pagsasailalim sa dialysis treatment, chemotherapy at marami pang iba. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach! Pangunahing balita!
Pinatututukan ni PNP Chief Benjamin Acorda ang kaso laban sa grupo ng mga pulis sa Imus, Cavite na nagsagawa ng kahina-hinalang drug operation sa bahay ng isang retiradong propesora. Ayon kay Cavite Provincial Police Director Colonel Chris Olaso, mahigpit ang direktiba ng PNP Chief na papanagutin ang mga tauhan ng Imus Station Drug Enforcement Group na pumasok sa loob ng bahay ni Rebecca Kawili ng Barangay Alapan. Sinabi na opisyal na inaandaan na rin ang pag-arap ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga nabanggit na pulis. Patuloy po yung binabantayan ng ating CPNP General Benjamin Acorda ang kasong ito. Mm-hmm. At sa atas na rin po ng aming Regional Director, Brigadier General Carlito Gasis, mm-hmm, para po maisampa na po ang kasong kriminal, ang robbery case sa mga taong ito. Si Colonel Chris Olaso ng Cavite PNP. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah! Eto na! Mm-hmm. Uy! Birthday ni Pam! Si Pamela Adriano. Aba, ng DZRH Television pala yung nagbe-birthday. Pam, laba tayo dyan. Laba tayong ligbing breakfast dyan, no? Kahit na McChicken Joy lang with McChicken Joy with spaghetti. Magandang morning din sa mga taga BCIU Sunriser Terminal 3 headed by Edsel. Ayan, kinukumusta kayo ni Kuyang Mel Magno ng Immigration NAIA Terminal 3. Magandang morning. At kay Captain Ernesto Villa. Ah? Nasaan ba kayo? Nakasakay ba kayo ngayon sa helicopter? Nagdadrive ba kayo ng helicopter, Captain Villa? Aba, hinay-hinay sa pagdadrive, ha? Hi daw kay Nak and Ann Tropa. Ayan, no? Hinay-hinay sa pagdadrive ng helicopter, ha? Captain Villa. Eto na, sino ito? Sinichitich! Singer-actor, masyadong mitikuloso sa kanyang mga gamit. Pati sa higaan, konting mantsa sa bedsheet, unan at kumot ay agad na pinapapalitan sa kanyang mga kasambahay. Morley Alinio, ang ating showbiz legend. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry. Well, itong ating bida sa sino yan? Sino mm-hmm daw? Mm-hmm. Aba, masyadong mitikuloso. Mm-hmm. Nako, kapag ka ito ay aalis, halimbawa, paalis na, nakita niya yung picture sa table, nakatabingi, babalikan niya yon, aayusin niya yon. Mm-hmm. Halimbawa naman, sa kainan, may nakita siya na hindi maayos ang pagkakalagay o table manner, aayusin niya uli yun. Eto, nakakaluka. Sa sobrang mitikuloso ng nasabing actor, singer, kapag siya ay matutulog na lang. Okay. Kasi ang ginagamit itong punta ng unan, mm-mm, pati na ang bedsheet, lahat puro puti yan. Oh. Kailangan, bago ganda nga naman kapag puti eh, malinis sa tignan. Kailangan, bago siya humiga talaga, walang kalukot-lukot ang bedsheet. Talaga mm-mm dapat maayos na maayos. Mm-mm. Pag nakakita siya ng konting mantsa, konting dumi, mm-mm, doon sa bedsheet o sa kumot, kahit madaling araw yan, kahit anong oras yan, mm-mm, patatanggal niya yon sa kanyang mga kasambahay at papapalitan. Or ang nakakaloka nito, mm-mm, siya na mismo ang nagpapalit kapag ka hindi niya nasa, pag hindi niya gusto yung pagkakagawa o may mga mantsa. Pero hindi naman mabagsik sa mga kasambahay niya na... Ay, hindi naman. Lovable naman siya. Kaya lang, sobra ang kanyang pagiging mitikulos. Kahit patak lang. Mm-mm. Makita lang niya na may konting mantsa. Ayaw niya yon, papapalitan niya yon. Sobra siyang linis. Sobrang niya mitikuloso. Mm-mm. At lahat ng ginagawa niya, gusto niya ay maayos lahat. Kaya nga pagka kumakanta ito, mm-mm, naku, kapag pangit yung audio. Oo. Nagagalit ito. Sa bagay. Sino ba yan? Maganda ba boses niyan? Baka naman kung sino yan. Napaka-mitikuloso. Baka naman sintonaso. Sintonado lang yan at ano? Napakaganda ng boses nito. Ito nga ay may putong na corona. May putong na corona. May hawak-hawak na titulo. Oo. Ganun ba? Yung...
Lalaki ano? Lalaki yan sinasabi mo? Lalaki ito. Singer, actor. Oo. Ang kanyang angkan, ang kanyang tatay ay singer. Oo. At ang kanyang nanay ay singer din. Ayun. So, may asawa ba ang may asawa na ba yan at singer din ba? Oo, singer. Dati singer din. Asawa niya ay singer pero hiwalay na sila. Ah, yung hiwalay na sila. Ang asawa naman niya ang ikli ng pangalan ha dati. Oo. O parang parang mga nahuhulaan ko na. Oo. Ah, yung asawa, yung asawa. Oo. Ay parang nahuhulaan ko na 'yan ah. Hindi ba niya dati niyang kinakantahan yung kanyang asawa ng Be My Lady. Oh, ganda ng boses. Come to me and take my hand. Be my lady. BZRH of Visatis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Ay, Admiral Adeluis Bordado, dati nating flag officer in command. Magandang morning, Diyos Marainaga, sa Indo Gabos, mga Bicolano, matanaga mo! At sa mga miss na natin dyan sa PMA Class of 1988. Pangunahing balita sa sports! Sa sports, sasalang na sa Gilas Pilipinas practice mamayang gabi ang NBA star na si Jordan Clarkson matapos siyang lumapag sa bansa para sa FIBA World Cup. Ayon kay Coach Chot Reyes, nakahinga sila ng maluwag sa pagdating ng Utah Jazz guard lalo't alam na ni JC ang ilang plays ng Gilas. Pero aminado si Coach na chemistry naman ang kalaban ng Gilas lalo't dalawang linggo na lang at aarangkada na ang World Cup game. Pangunahing balita sa kalusugan. Ayon. Hi, Engineer Dong Tolentino, magandang morning. Mamaya makakausap natin ang DPWH Region 3. Kaugnay ng mga plano dyan sa Region 3, lalo na sa Pampanga, matapos na magpunta ro ng Pangulo. May dinidevelop ngayon ang mga researchers na isang game-changing pill na posible daw pambawas timbang kahit hindi malala ang diet. Obo. Ano to? Ayon sa grupo ng scientists mula sa University of Texas Science Center, malaki na ang progreso ng kanilang novel drug na kung tawagin ay CPAC o CPACC. Kasado ang clinical trial sa nasabing weight loss pills at pag-aproba na lang ang Institutional Review Board ang hinihintay. May kakayahan daw ang nasabing pills na bawasan ang timbang maski ng mga taong walang healthy eating habits at hindi nakakapag-ehersisyo. Abo, kahit hindi nagda-diet, kahit hindi nag-ehersisyo, papayat? Abo, ay magiging mabenta nga yan. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Oh, kabilis ng oras ano? 12 minuto na lang, alas 8 na. Dang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. Dos por dos. Dos por dos. Pitong minuto na lang, alas 8 na. Ang dami nagtatanong, ano ang final? Ano ang mangyayari? Matapos na bisitahin ng Pangulo ang Region 3, lalo na yung Pampanga, makibalita tayo at alamin natin ang good news mula kay Regional Director ng DPWH Region 3, Roseler Dong Tolentino. RD Dong, magandang morning! Magandang morning, Jerry. Nga po. Sa tagapapinig ng Dos por Dos. Apo, mandami pong nagpa-follow up, Director.
ano daw ba mangyayari? Siguro unahin natin yung binabanggit din ng Pangulo na mas mabilis, yung medium or short term. Yung sa NLEX na talaga namang pumerwisyo, and ito nga mga nakakaraan, hindi lang water level, RD, sa Angat at Lamesa at Ipon inire-report ko dito, kundi ang water level sa NLEX San Simon na parang naging dam. Okay, may binabanggit na itataas na yan, director, tama po? Tama ka, Jerry, ano, dahil kahapon nagpulong kami ng NLEX at ng Tower Regulatory Board at pinalakay namin yung paano i-raise nila yung Tulaok roads, mm-hmm. and then ang DPWH naman is kami naman yung mag-raise ng Tulay. Okay. Kaya, yung Tulaok Bridge. Yung Tulaok Bridge kasi yung tumatawid sa NLEX na yun. NLEX. So gaano ho ang itataas ng at gaano kahaba ang parte ng itataas sa NLEX diyan sa parte ng San Simon na yun? Apo. Director? RD? Nako. Ayan. Gaano po kahaba yung parte ng ita- at gaano kataas ang itataas, director? Hello? Nako, RD, babalik ka, paki-establish ha. Babalikan natin ang linya kay RD. Nako, napaka-importante nito. Nang mabalitaan na din ng ating mga kababayan kung anong final diyan sa NLEX at sa ilang pambahagi ng Pampanga. Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos por dos sa DZRH. Ay, teka. Ito na. Bumabalik na yata ang linya ni RD. RD, andyan na kayo? RD? Si RD Dong Tolentino ng Region 3. Nagpulong daw ho sila kahapon ng NLEX at mukhang final na. Pina-finalize na. Okay, sandali lang. Chero ng Bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. Balikan natin si RD Dong Tolentino ng DPWH Region 3. RD, andyan na kayo? Andyan na. Ayan, okay na. Liwanag na. Opo, tinatanong ko po kung gaano kahaba yung at gaano kataas ang gagawin ng NLEX dyan sa party na yan? So, yung mga 0.7 meters, less than a meter, 1 meter, yun ang i-raise up. I-raise ng NLEX, mm-hmm. and then yung ating tulay naman is yun din ang i-raise natin. Oo, halos isang metro, 0.7 meter. Pero sa ilalim, lalagyan ng box culvert. Yung tinatapos ng NLEX, yung ng designer nila, yung plano kung anong pinakamabilis at pinakamadaling magawa para madaanan agad at maayos yung NLEX. Para kung bumaha ang tubig ay sa ilalim lang, doon lang sa box call, parang imbornal, ano? Gagawa lang ng imbornal doon. Pero gaano kahaba ho yung itataas nila? Mga 200 meters yan. Ah, 200 meters. Oo. Sagot ho lahat dapat ng NLEX yan? Yeah, oo. Kasama yun sa kanilang concession agreement. Ayun. Pero yung Tulaok Bridge, yung sa taas, yung ano ba yun? Pedestrian lang ba yun? O sasakyan no, din? No, it's a roads na talagang tumatawid sa NLEX papunta lang siya ng Baliwag. Oo. So yun ang itataas ng DPWH. Malaking gastos ba yung ganun, RD? Pagtataas? Yes, ang raising is in-estimate nga namin ngayon, pinuntahan na ng tao namin kahapon. So tinatapos namin yung estimate and then nangako naman si Secretary Bonoan na popondohan niya dahil sa yan po yung binanggit ng mahal na presidente nung siya ay nagpunta sa Pampanga. At urgent yan, ano, yung gagawin na yan. Sa party po ng NLEX, ano ang commitment nila? Kailan nila pwedeng simulang gawin at anong target date na pwedeng matapos yung ganong klase ng trabaho? Well, ang hinihingi sana nila is before Christmas matapos, pero ang sabi naman ng NLEX president nila si Secretary Simpson, try nilang 3 to 4 months tapusin yung roads. 3 to 4 months matatapos? Yeah. At kami sasabay din ang DPWH sa pag-raise nung tulay. So hanggang December nga, ano? Tama ho? More or less mga ganun ang timeline nila. Pero 3 to 4 months. Ang sinasabi is mga 3 to 4 months na yun ang
ang gagawin ni Secretary, ano yung dating Secretary Simpson. Oo, sana nga masimulan at matapos kaagad. Okay, doon sa may matinding naging pagtatalo doon sa Pampanga River, Director, ano pong naging final doon? Magde-dredging ba? Kasi binabanggit ng mga LGUs ng Pampanga, parang tsaka nung congresswoman, may kausap silang magde-dredging. Pero mukhang antindi ng pagkontra ng Pangulo sa dredging. Ano pong naging final tungkol doon sa Pampanga River? Yung dredging naman itself, Jerry, sa continuous naman yearly yan ng ginagawa namin by administration. Pero sa kakulangan nga na equipment dahil sa laki naman ng volume, talagang kailangan talaga na massive din yung dredging. Mm-hmm. So yung short term yan, yung medium, yung sinabi ng Pangulo na magkaroon ng retarding pa, ganda yun. Lalo-lalo na kung sa lugar ng San Antonio, dahil doon nanggagaling lahat yung malaking tubig galing ng Bebesiha, at least magkaroon lang na retarding pan. Oh, yung water impounding sa San Antonio, tsaka binanggit yung Candaba. Yeah, yung Candaba, yun ang nabanggit, pero na karoon ng konting resistance, pero yun ang NLEX yung magiging design ng sa Candaba. So paano ho yun? Kailangan magkaroon muna ng final kung anong decision from the national government tungkol doon sa water impounding na yan, kung itutuloy yan o hindi. Yeah, dahil maliwanag naman ng sabi ng Pangulo na lahat ipukonsultahin pagdating dyan sa Candaba. Pero doon sa dredging, ang linaw, Director, no, sinasabi ng Pangulo na gastos tayo ng gastos dyan eh. Pero ang sabi nyo, tuloy-tuloy yan. Ano ho bang ibig sabihin? Pinapatigil ba ng Pangulo ang lahat ng dredging works dyan? Yeah, yung dredging is talagang pag dumating ang tagulan, may bumababa. Parang maintenance activities lang po yan. Kaya ang sinasabi ng Pangulo, yung permanent solution. Mm-hmm. Pero kung ano yung dredging works na existing ngayon, tuloy ho yun? Tuloy-tuloy lang yan. Jerry, gusto naming emphasize na yung bang sabi nga ni Secretary sa karoon kami ng mga malalaking dredging equipment para matugunan yung pag-dredge ng Manila Bay ng Pampanga. Sa ngayon, ilang araw ng maaraw, so wala naman na sigurong grabing baha dyan sa Region 3. Dito na lang yung mga sa Candaba area at sa low-lying areas ng Masantol, Makabebe. Mm-hmm. So hopefully this weekend madaanan na lahat yung mga kalsada natin. Opo. RD, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you very much, Jerry, at sa partner mo na wala siya ngayon. Nawala ho ngayon eh. Opo. Thank you. Si RD Roseler Dong Tolentino ng Region 3. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Ka Tunying at Ka Jerry. Dos for dos. Eh paano? Happy weekend! Woo! Bye! Damdaming bayan! Susunod na!